Hello everyone! Welcome ulit dito sa aking channel and today's video. Isang bagong-bago na loan app pa rin na Pairwise daw na nagpapautang online ng hanggang 30,000 pesos or may maximum loan amount na hanggang 30,000 pesos. May loan terms na 120 days or halos nasa 4 months at 0.06% na interest lang. So dahil bagong-bago na naman itong loan app na ito, ay bubusisihin na naman natin kung paano ba talaga ito magpautang. Paano yung mga fees, yung mga charges, yung interest at yung loan terms, kung okay ba ito na i-recommend ko sa inyo or hindi. Okay? Pero syempre mga beshies, bago ang lahat, good news nga po. Kasi every Saturday namimili po ako ng tatlo na mabibigyan nga po natin ng cash. And every 25th of the month, nagpapagiveaways nga din po ako ng cellphone. So ang kailangan niyo lang pong gawin para makasali dito ay i-comment kung ano yung napanood mo nga, i-like yung video, i-share. At syempre huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin kung ano nga ba yung mga legit at hindi legit na pwede nating mautangan online. At syempre sa announcement ng ating cash and cellphone giveaways. So let's get back to the topic and here nga mga beshies, ang pag-uusapan natin na itong Pairwise Mabilis Cash Loan App. At ito daw mga beses ay under ng Carline Lending Corporation. Okay? So, ayon nga sa loan app nila, kapag i-open natin or kapag i-check natin yung loan app nila sa App Store, ay pwede daw makahiram hanggang 30,000 pesos. Merong 120 days na loan terms or halos nasa 4 months at 0.06% na interest. Okay? So, i-check natin ito mga beses kung totoo ba na 0.06% lang yung interest o baka naman itong 0.06% eh per day na naman, di ba? And yung 120 days or halos nasa 4 months na loan terms, kung totoo ba talaga, di ba, naabot hanggang 120 days itong loan terms. And syempre, yung 30,000 na loan amount, kung totoo ba talaga na hanggang 30,000 yung loan amount nga sa loan app na ito. So ito nga mga basis, authentication, security, flexible repayment nga daw. Okay, so kapag i-open nga natin itong loan app na ito, ayan, welcome to Pairwise. This is a financial lending software nga daw at pwede nga makautang anytime, anywhere. Super low interest rate daw ito mga basis. Kaya check natin kung totoo ba na super low talaga. And ayun nga, 90,000 yung pwedeng mahiram. At halos na sa 4 months nga yung loan terms or 120 days itong nakalagay sa kanilang app at may 0.06% na interest. And syempre same with other loan app na para nga makautang ay ilalagay na naman natin yung ating mobile number at may matatanggap ulit tayo na one-time password na kailangan lang din natin ma-input dito mga beshies. Click nga lang natin yung login. So dito na naman mga beshies, 15,000 lang ulit daw yung pwede kong mautang, diba? 0.05% yung interest. And nakakaloka mga beshies kasi wala akong masyadong sinagutan dito tapos nag-okay agad-agad yung loan application ko. At kung mapapansin nyo nga dito mga beshies, 2,000 na naman ulit yung inoffer sa akin na loan amount. Nakakaloka, diba? So, diba ang laki-laki nung loan amount na ino-offer doon sa pambungad nga nila na hanggang 30,000 pesos. And nung nasa kalagitnaan nga tayo ay naging 15,000 pesos. At ngayon, sa dulo ng aking loan application ay hanggang 2,000 pesos lang daw pala yung pwede kong mautang, diba? So, parang nakakaloka naman isipin. And kung titignan nyo dito mga beshies, 7 days lang yung loan terms. Nataliwas po doon sa pambungad nga ng loan app na ito na merong loan terms na halos nasa 4 months or 120 days. Diba? So same lang din mga beshies sa mga naunang videos na na-upload ko dito. Parang pinapalitan lang yung pangalan ng iba't ibang mga loan app. Kasi halos same lang itong feature, itong details, itong mga breakdown doon sa dulo ng loan application sa mga nauna na na-upload ko na videos. So, for example dito nga, 2,000 pesos yung loan amount na naaprubahan. Then, may loan terms dito mga beses na 7 days or isang linggo lang at 0.5% itong interest rate. At kung mapapansin nyo nga, doon sa 2,000 pesos, bali ang matatanggap lang ay 1,200 pesos. Yan lang daw yung i-disburse ng loan app na ito. And kailangan nating magbayad or repayment amount ay 2,000 pesos. So, akalain mo na 2,000 pesos yung napurbahan, ang matatanggap lang ay 1,200
Tapos magbabayad ka ng 2,000 pesos within 7 days kahit hindi mo naman natanggap ng buo yung 2,000 pesos. Kasi nga mga beshies, meron itong processing fee na 667, total interest fee na 13 pesos, meron pa itong risk control service fee na 120 pesos, kaya nga ang natitira lang ay 1,200 na yun nga yung ipapadala lang nila sa ating GCash account or kung ano man yung nilagay nyo kung saan nyo matatanggap yung loan proceeds. Okay? So, ayan, kung mapapansin nyo dito nga, may payment plan na naman na nakalagay dito sa baba na October 5 nga. At kailangan kong magbayad ng 2,000 pesos. And kung mapapansin nyo, dito sa taas nga, may nakalagay na pera lakas. So, ibig sabihin, pinalitan lang yung pangalan. Kasi, itong pera lakas kasi, nagawan ko na to ng aking honest review na naman before. Kasi may pera lakas na naman na lumabas. Okay? Na nagawan ko ng honest review before. At ngayon, ang makikita natin dito ay pera-wise, mabilis cash loan app. Diba? So, ibig sabihin, iniba lang yung pangalan ng loan app. Kasi, pero kung mapapansin nyo dito sa pinakadulungan ng aking loan application, ang nakalagay ay pera lakas. So, kagaya nga nung sinasabi ko sa inyo mga beshies, na yung iba't ibang mga loan app ay nag-iiba-iba lang ng pangalan. Kaya wag po kayong malito or minsan may mga nagsasabi na, Miss Yana, bakit ganon? Doon ako umutang sa ganitong loan app. Pero nung i-install ko itong bagong loan app, ay biglang may utang daw ako or biglang may utang daw ako sa loan app na yan, eh bagong-bago lang naman yan, eh hindi naman ako umutang dyan. Diba? So, sabi ko nga, minsan nag-iba-iba lang talaga ng pangalan yung iba't ibang mga loan app. Kaya mag-ingat nga po tayo sa ating mga inuutangan. At syempre, diba, yung mga infos natin na nilalagay natin sa iba't ibang mga loan app. And yon kailangan nating protektahan yung ating information. So, mag-ingat nga po tayo sa pag-a-apply ng iba't ibang mga loan app. Dahil nga halos yung iba't ibang makikita nyo na pautangan online sa Google Play Store, sa App Store ay may mga matataas na interest na processing fee. Napakabihira lang talaga yung loan app na legit na hindi mataas ang interest or hindi mataas yung mga processing fees. Okay? Pero halos or karaniwan talaga sa mga nakikita nyo nga sa Google Play Store, sa App Store, ay may mataas na interest, napaka short term lang at mataas ang processing fees or yung mga service fees. Okay? Kaya naman mga beshies, itong Pairwise Mabilis Cash Loan app ay hindi ko na naman nire-recommend sa inyo. Pero kagaya nung sabi ko, nasa sa inyo pa rin kung susubukan nyo or kung i-download nyo yung loan app na ito pagkatapos nyo mapanood yung aking honest review. Ayan. So, by the way pala, itong Pairwise loan app ay na-download ko siya or nakita ko sa App Store sa mga naka-iPhone nga. And so, yun lang mga beshies para at least may idea lang din kayo. And minsan mga beshies, yung tipong may mga nagtatanong sa akin na, Miss Yana, bakit hindi ko na nakikita yung loan app na yan? So, minsan kasi, mabilis yung pagpapalit nila ng pangalan, di ba? Pagpapalit ng pangalan ng iba't ibang mga loan app. Kaya, parang pagkagawa ko ng honest review or kahit nung mga ibang vloggers, tapos nung i-check nyo sa Google Play Store or sa App Store na wala agad, kasi minsan nagpapalit yung mga iba't ibang loan app ng pangalan, kaya hindi nyo na nakikita. Okay? Pero yung feature ng mga bagong loan app nga na lumalabas ay halos same-same lang dun sa mga naunang nagawan ko, nagawan natin ng aking honest review. Nagawan ko ng aking honest review. Ayan. So, para lang may idea lang din tayo. Okay? May idea lang din kayo. So, yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys and see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pag-GCash at cellphone giveaways na ma-i-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply! Disclaimer, try or apply at your own risk!